po, good afternoon. Tutorok po sa inyong hapon kung paano po gagawa po ng original song sa TikTok po. First step po, pupunta po tayo sa YouTube application natin. Tapos i-search po natin yung ano yung gusto nating music po. Music or kanta po. Tapos po, pagtapos natin na-search po sa may nagustuhan natin kanta, ang nagustuhan ko po yung duet po na song po. Tapos po, kiklik po natin yan sa baba, yung screen recorder natin. Kung wala pa yung screen recorder, ka-download po kayo sa Play Store. Mayroon doon screen recorder na application po. Yun lang po yung gagamitin natin. Or gagamitin nyo po. Kasi yung ibang cellphone po, wala po kasing screen recorder po naka-built-in. So, kailangan po na po nyo pong i-download mo muna bago po kayo maka-screen record po. Tayo sa ating TikTok application po. Ayan po, pag nandito na po tayo sa ating TikTok applications, a-add na lang po natin yung music po na gusto nating i-upload. Ayan, nandito na po. Ito po yung music na gusto natin i-upload. Sabi natin, pwede po natin siyang ma-trim or ma-cut. Kung nagsasaburan po siya sa isang minuto. Ayan po, dapat i-balance po natin yun. Ayan, adjust po natin. Adjust-adjust na po tayo para mabagay po yung kanta po. Well, here we are again. Adjust po natin sa kabila yung... Every step I take with breeze, every journey always brings me back. Well, here we are again. Ayan po siyang na-record yan. I guess it must be 15.4 seconds po yung na-record natin. So, pwede pa rin yan. Tried all along. Tapos po, next lang po natin. Next po natin. Here we are again. Pwede po natin itong ma-adjust yung volume niya kung hindi kayo, hindi mas malinaw, hindi mas malakas yung volume. Dito po tayo sa... Dito po yung araw na po. Dito lang po natin. Continue. Ayan, makikita po natin yung volume. Meron din dito ang green kung gusto natin yung green. Pwede din dito, pwede natin na pag-volume record natin. Or gusto tayo maglalagay po tayo ng volume. Ito yung volume, dito lang po natin. Pwede natin po natin. Every memory repeats. Every step I take with me. Every journey always brings me back. Well, here we are again. Ito po natin para makikita po yung natin. I guess it must be fair. After po, relax na po natin. I-upload po natin yung video. Mas mabuti pong i-private muna natin kasi kailangan po natin yung i-adjust kasi hindi po yan yung kailangan po natin yung i-livestream ulit. Dapat naka-private po para hindi po makikita ng ating mga TikTok friends. And then po check okay po na, depende po tayo kung gusto natin maglagay dito po ng duet or anything else. Pwede po natin pong i-allow comments or hindi po. Depende po sa atin kung anong gusto natin. Kapag hindi yun lang po, hindi po gusto yung mag-duet, dito lang po natin i-uncheck po natin kung gusto nyo natin mag-duet. I-on po natin and then post po natin. Ayan po, okay na po, naka-post na yun na po siya. After all po, pa-back po kayo sa TikTok po. Tapos i-ano po natin, i-clear muna natin yung TikTok. Pagkatapos kong upload, i-clear po natin. Para makita natin, kasi pag hindi na yung team clear, syempre naka-monitor na po yun. Po naka-running na yung application po, ng TikTok po. Dapat i-close po na natin para po makita natin or mag-click natin yung original sound ng video po. At para malipsin na po natin. I hope po marami po kayong natutunan sa video ko kung ito. Please don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates po sa mga video natin. Salamat po. God bless.